guys! Welcome back sa ating channel! Ako nga po pala si Joya. And syempre po, napakasaya ko po nandito po kayo. Nanonood ng aking video. So, welcome po. Welcome po sa inyo. Thank you po. So guys, alam nyo ba na for today's video ay may isi-share ko sa inyong isang napakadali, napaka-budget friendly, at napaka-masarap na recipe na pwedeng-pwede nyong gawin, lalong-lalo na ngayon na tayo ay naka-quarantine. As for the ingredients, 5 simple, madaling hanapin na ingredients, guys, ang gagamitin natin para sa ating recipe. Excited na ba kayo? Ako din eh. Kaya guys, just sit back, relax, and just keep on watching! I am back! So guys, ano nga ba yung 5 ingredients na gagamitin natin? First, kailangan nyo ng itlog. May itlog ba kayo? Sure ako may itlog kayo. Next naman ay ang durog na paminta, all-purpose flour, asin, syempre, and of course yung ating cornstarch. Now guys, alam kong excited na kayo kung paano ito lutuin. So, tara na guys! Magluto na tayo! At yan na nga po guys ang ating mga ingredients. Itlog, durog na paminta, asin, at ang ating cornstarch. Now guys, wala po akong all-purpose flour kaya sorry po. So dito naman, we're just going to beat the eggs. Yun, halo lang ng halo. Halo ng halo. Sige, haluin pa po. And then, of course, we're going to season it with salt and pepper. So, ayan guys, halo pa rin ng halo. Sige, laban lang. Ito na nga, we're going to prepare our cornstarch. Now, sabi ko nga po, wala po akong all-purpose flour, kaya ito lang po yung gagamitin ko. But guys, please, gumamit kayo ng all-purpose flour, parang awa nyo na po, ha? And ito na nga siya. So, lalagyan ko na ng tubig and oops! Ayun, fail. Masyadong maraming tubig ang nailagay ko, guys. So, yan, halo lang again. Halo lang again, ang halo ng halo ng halo. Yes, ito lang yung pinakagagawin natin, guys, ang maghalo ng halo. Okay? And ito na nga po yung ating secret ingredient. Now guys, nakita ko lang po ito na pag daw lalagyan natin ng yelo, mas magiging crispy siya. Pero sabi naman ng iba, pwede naman daw gumamit ng malamig lang na tubig. Kaso ito yung nakita ko eh. So ito na rin yung gagayahin natin. Okay? So ayun, halo ulit. Yun, diba? So, na-dissolve na siya. Naging tubig. So, masyadong maraming tubig nga yung nailagay ko, guys. So, nag-add uli ako ng isa pang cornstarch. Ayan. So, mix na natin yung dalawang ginawa natin. So, ayun. Okay, mix ulit. Hanggang ganyan nga. Hanggang nagka-mix ng mix ng mix na sila. Okay, so ayan. Check muna natin. Okay, again, mix ng mix. Check, check, check. Check and mix ulit. Now, prepare na natin ang ating lutuan. Now guys, hindi ko nasabi, pero kailangan pala natin ng mantika. Para pamprito guys. Sorry guys. At yan nga po, kumukulo na siya. At napansin nyo, medyo iba yung kulay ng ating oil guys. Kasi nilagyan ko po siya ng butter. Now, optional lang po yan si butter ha. Pag walang butter, wag po nating pilitin. So, ayan. Prito time. So, yun. Pansin ko, masyadong maraming itlog yung nalagay ko, guys. So, dapat siguro 2 itlog lang yung ginamit ko. No? So, pwede rin naman yun. 2 itlog. Kasi nga, masyadong marami yung 3. And,
Okay, yan na nga po. So, prituin lang natin ng prituin hanggang sa mag-golden brown ito. Okay? Ganda. At ito yung ating mga lutong produkto. Yes! Excited na akong tikman to, guys. Sure akong masarap to. Ayan. At syempre, ito na nga yung ating finished product, guys. So, of course, tikiman time! And yun na nga, guys. Tapos na po tayong magluto. At syempre, andito na ang ating finished product. So, tatry na natin siya, guys. Actually, na-try ko na siya kanina yung mainit-init ka. And crispiness, check na check. Taste, check. So, tatry natin ngayon. Kasi nga, malamig na siya, guys. Che-check ko lang kung andun pa rin ba yung pagiging crispy. First, mag-alcohol muna tayo, guys. Just to make sure lang na malinis ang kamay natin. Malinis naman siya, guys, eh. Pero, syempre, mas mainam na malinis talaga yung kamay natin bago tayo kumain. Kaya, mas mabuti na maghugas pa tayo ng kamay. Ayan. Just to make sure, guys. Try na natin! I-ketchup pa dito, guys, oh. Wow! Super! Crispy pa rin yun! I hope naririnig nyo. Mukbang ba ito? Hap na ba? Actually, medyo fail ako sa kulay niya. Tsaka yung itsura niya. Kasi nga, ewan po. Masyadong maraming tubig yung nilagay ko sa cornstarch. Kasi nga, diba, wala tayong all-purpose flour. Cornstarch lang yung kinamit natin. So, naparami yung tubig ko, guys. Kaya siguro, yun, guys. Wag na wag yung damihan ng tubig. Yung pakunti-kunti lang hanggang ma-achieve niyo yung thin. Chuchu. Pwede siyang gawin yung ulam. Masyari siyang merienda. Pwede rin itong pang-negosyo, guys. Wala parang chicken skin. Parang chicken skin. Pero, nalasan ko kasi yung butter, guys. Ang pangas na, ma'am. Talaga. Masarap siya. Pero guys, hindi po ito pan-low carb, ha? Ah, kung gusto niyo po ito ma-transform into pang-low carb, huwag kayong gumamit ng all-purpose flour, cornstarch. Gumamit kayo ng almond flour o di naman kaya yung coconut flour. Yun. But the rest, okay lang. Hindi ko na siya ubusin. So guys, share nyo ito sa bahay nyo, ha. Tapos balitaan nyo ako kung kamusta ang lasa sa inyo. Yung iniinom ko po ngayon ay juice na may chia seeds.
Natapon ulit sa buhay. And that's it, guys. Thank you so much for watching. Sana po ay nagustuhan niyo po yung ating video. And kung may gusto pa po kayong i-suggest, paki-comment na lang po below. At try ko po gawin kung ano man yung gusto niyong ipagawa sa akin. So, kung gusto niyo po, guys, please click like. And then share niyo rin po sa friends and family niyo, guys. And please, click niyo rin po yung subscribe button. Tapos yung katabi niya, yung notification bell. Para naman po ma-notify kayo sa mga future videos natin like this. Again, guys, maraming salamat po. And keep safe po tayong lahat. God bless us all. See you sa next video. Doesn't be